mga garden. Muli ito po si Vince Gumamela. Muli po kaming magbabalik para maghatid po sa inyo ng isang papakinapakinabang na video po ulit sa inyo. Ito pong magiging topic po natin for today. So marami pong tanong po ito sa ating mga comment section dun sa ating YouTube channel about sa adenium po ito ay ulit. So ang topic po natin ngayon, kung paano po natin i-recover yung ating nabubulok na adenium. Lalo po ngayon, panahon po ng tagulan, nandyan na po yung tagsira ng ating adenium. So ito na po yung magiging solusyon sa ating mga katanungan, sasagutin na po namin. So bago po kami magsisimula, ang gagamitin po natin ulit, alcohol. Hindi po lagi ito nawawala pagdating po sa pagpuputol po natin ng adenium. Ngayon po, ang gagamitin po natin ay cutter. So, ito pong cutter namin, bagong bili lang po ito dahil yung iba po namin cutter medyo ano na, may mga kalawang na hindi na po pwedeng gamitin. Kaya po cutter ang gagamitin natin kasi malalaking ugat po ang ating puputulin, hindi po kaya ng bid. Hindi po siya pwedeng, hindi po ito tayo mag-grab. So, bali mga garden, hali po kahit subaybayan nyo po ang ating paggagamot sa ating mga nasisirang adenium, kung tawagin po nila ay root rot. So, opera na po natin. So, bali mag-o-opera po ang aking asawa dahil siya pong may masyadong nakakaalam kung paano po pag-o-opera ng ating mga adenium na nabubulok. So, umpisa na po natin mga kagarden. So, bali ang mag-explain po ang aking asawa kasi siya po ang mas nakakaalam kung paano po dapat gawin sa ating nabubulok na adenium. Ito po yung ating operahan adenium. Ngayon po, kaya po namin siya napansin na bulok na siya kasi napansin po namin yung kanyang sayon o yung sanga po niya ay hindi po lumalaki. Tignan niyo po, napakaliliit pa lang. Ito po, grafted po to. Ito yung plain lang. Plain na pink na ordinary pink na RS lang po. Pero ito, yung pinaka grafted po niya, hindi lumalaki, hindi rin nagkakadahon. Ibig sabihin po niya, may problema. Nung sinalat po namin sa gawin na ito, dahil nakatanim pa po sa lupa, sinalat po dito, matigas pa. Pero nung hinugot na po yung mismong puno, nakita po, nabulok na pala yung ilalim niya. Nangingitim na po yung ilalim ng adenium. Tapos, makikita nyo po na kaya pala siya nabulok kasi tinirahan na po siya ng langgam sa loob. Mga langgam na itim po. Kaya po, nabulok na yung adenium. Ngayon, ang gagawin po natin dyan, huhugasan muna po yan. Sisiguraduhin wala ng lupa, tapos sisiguraduhin pong wala ng langgam bago operahan. Tapos tatanggalin po natin yung mga bulok na to. So ito po, nahugasan na po to. Tapos sasalatin nyo po kung alin yung malambot na parte ng ugat. Ito po kasi, nabulok siya, pero pag sinalat nyo na dito, matigas na siya. Ibig sabihin, kusa na siyang naghihilom. Kaya hindi na po natin gagalawin to. Tapos, ito po. Kung makikita nyo po, ito po yung tinatawag na root rot. Bulok na siya. Ang gagawin po natin dyan, tatapyasin na po natin siya ng cutter. Dahan-dahan po kayo sa paggamit ng cutter. Basta po tanggalin nyo lahat ng itim na o malambot na parte niya. Ba't nga po ba nakukuha natin yung root rot? Kadalasan po nakukuha to pag tag-ulan o kaya may mga hindi maganda yung media na ginamit. Dapat po pag ganun, magpalit po tayo ng media. Baka po kasi yung media po natin, purong lupa. Yung tubig na pinandidilig natin, o kaya yung ulan, nai-stack lang doon sa may paso. Nabubulok po yung ating adenium. Alam naman po natin na yung adenium ayaw na ayaw ng tubig. Tapos, minsan, katulad po nito, nabulok po ito dahil sa langgam. O yung mga insekto po. Ang gagawin nyo din po sa ganun, magbobomba po kayo ng mga pang insekto para mamatay po sila.
So, bali po, pagka ano, yung sa panglanggam naman, pwede din po ninyong gamitan ng yung tinatawag po nilang brudan. Kung brudan na yon, nabibili po yun sa mga agri-supply. Yung po talaga, pang ano po yun, panglanggam. Pagka binudburan nyo po ng ganon, mamaya-maya lang patay na po yung mga langgam. So, bali itong mga kagarden, yung inooperan po ni Mrs., mula dito sa portion na ito, pababa po yung operaan niya kasi medyo malaki po yung naging damage ng mga langgam. Ayan, mula po sa inawakan niya. So, mami, may mga nagtatanong kasi, paano daw kung walang detain? Ano daw ang alternatibong pwedeng gamitin kung walang detain? 7 po, pwede din po yun. Pero ang 7 yata pang, pwede rin siya sa fungus, pwede rin siyang sa mga insekto. Sayang naman po ito. Pero mas maganda po kung ikat na lang natin to kasi napakalaki na po ng damage. Damage po eh. Masisira lang po yung adenium natin. Kaya tatanggalin nyo na po yan. Na po kayong manghinayang eh, ganun po talaga. Tingnan nyo po, napakalaki po ng nawalang codex po niya. Pero pag po naghilom naman yan, gagawa naman po siya ng sarili niyang ugat ulit eh. Gaganda na rin po yung adenium nyo. Yung iba naman, ba't lumalambot yung adenium nila? Kasi din, dehydrated naman. Pag naman po dehydrated, ang ginagawa lang po namin ay dinidiligan lang. Kasi kulang lang po sa dilig yun eh. Pero pag ganito po kasi talagang binulok siya ng insekto o nabulok siya dahil sa sobrang ulan naman, over naman po sa tubig, eh obligado po talagang operahan. Basta lagi po kayong gumamit ng alcohol sa cutter kasi pag po ito'y mga dagta po ng adenium na yan, mamaya-maya lang mga ngalawang na yan, sayang yung cutter nyo. Kaya dapat po lagi nyo ina-alcohol. Tsaka para iwas din po sa ano, sa bakterya sa halaman, sa adenium. So ayan mga ka-garden, ano po? Ito pong naging sakit po ng ating inooperan ngayon, galing po sa root, sa ugat. So, bali, napansin lang po namin ito noong nag-repot po kami ng aming mga mother plant. So, bali itong inooperan po natin ngayon, ito po ay isa sa aming mga mother plant na kinukuhanan po namin ng sayon. So, nakarang araw po kasi, nag-repot po kami ng aming mga mother plants. So, ito po yung na-observa, nakita po namin na isa po pala sa aming naging mother plant, bulok na. So, ayan po ang dahilan kaya dapat nagre-repot po tayo. Lalo po pagka ang ating adenium nagsisimula po sa bulok sa ugat. Eh, yung ugat po kasi nakatago yan. Hindi po nakikita. Pero yung sa taas, akala nyo, malusog pa yung alaman nyo pero hindi nyo po pala alam yung ugat na may diferensya. Kaya sa isang buwan kailangan nakapag-repot po kayo. Yan po ang kainaman ng ating pagre-repot. Ngayon po, pagkatapos natin siyang operahan na ganyan, ayan. Kung maaari po, iwasan nyo pong hawak-hawakan yung kinakat nyo po na ganyan. Iwasan nyo pong hawakan. Lalagyan na po natin siya ng detain. Yes, detain. Ito po, nabili po namin sa Shopee, 35 o 30, ganun po ang presyo, naka-repack lang po siya. Makakabili po kayo niya sa mga agri-supply, nasa magkano? 200, ganun ang presyo. Matagal nyo na siyang gagamitin ito, ang gagawin nyo lang dyan. Ilalagay nyo dito, doon sa may inoperahan nyo. Pwede din cinnamon. Sa abroad, ang ginagamit nila, cinnamon powder. Okay. Mas organic, mas safe kesa dito. Kasi alam naman po natin na ano po to eh. Na chemical po to. Ingat-ingat na lang po. Hindi po kami ulit gumamit ng gloves. Alam nyo naman, nandito po kami sa Bacood. Kaya maghuhugas na lang po. Pagkatapos po ba niyan, saan po ba dadalhin yan pagkatapos natin maoperahan? Pagkatapos tong operahan,
Kami kasi ang ginagawa talaga namin dito, binibilad namin sa araw, pero hindi naman yung sobrang init na maaraw na sobrang init-init. Basta ibibilad mo muna siya sa araw, hayaan mo siyang matuyo. Tapos mga hanggang 1 week, ganun. Walang dilig-dilig yun, hayaan mo lang siya. Pero pag gabi na, isisilong mo siya kasi mahamog sa gabi eh. Mababasa lang siya. Ngayon, yung iba, ang ginagawa, tinatalian dito. Tatalian mo siya dito sa party na walang sugat. Tapos, ihahang mo siya. Ang tawag naman doon, air dry. Eh kami, mas gusto namin yung ano na lang. Bilad mo na lang siya sa araw, basta wag yung mainit na mainit naman. Tapos, biling-bilingin mo na lang. Kunyari, ito yung inano mo, nakabilad. Tapos, mga after 2 hours, ito naman ang ibilad mo. Parang ganun. Eh, kailan naman siya pwedeng iripat na? Paano malalaman kasi, na pwede na siyang iripat? Pag tag-init, 1 week lang, pwede mo nang iripat to. Pero, ang wag na wag nyong gagawin ay itanim siya ulit kung saan siya dating nakatanim. Kumuha kayo ng bagong media nyo. Siguraduhin nyo na yung media nyo bago? Na ano, yung mabilis mag-drain ng tubig. Buhaghag? Oo, buhaghag, konting lupa. Katulad ng tinuro nating media? Yung media natin na tinuro, panoodin nyo na lang po sa balikan nyo yung mga dati po naming mga videos. Kung anong ginagamit namin garden soil sa ganito. Ngayon, kapag niripat nyo na siya, pwedeng haluan nyo ng konting detain yung lupa, yung garden, yung tataniman nyo para lalong mas safe yung ating halaman. So, ayan po mga ka-garden, sana nasagot po namin ngayon yung mga katanungan nyo sa ating comment box. Comment box po natin sa ating YouTube channel kasi marami pong nagtatanong. Siguro po naglalabasan na po yung mga sakit ng ating mga kagarden, yung sakit ng mga adenium nila. Kaya nagtatanong na po sila kasi so kaya di po kasi tagulan namin, kasi tagulan na po kasi magsusulputan na po talaga sa ayaw at sa gusto po natin. Katulad po nito, ito po ito po yung ugat niya. Ito po yung kanyang graft. Hindi, yung sayon yung katawan niya. Ito, sobrang bulok na po yan. Ala na po talaga matitira dyan. Pwede naman siyang i-cut dito. Tapos itusok na lang to sa lupa. Sa garden soil para maging magkaugat. Pero ito, tatapo na lang po siguro namin. Kasi talagang sobrang bulok na po. Ito naman yung parang hindi mo na kayang isalba. So bali ito po ang bulok niyan. Itong buong buo na po talagang ugat na to, bulok na yan. Bulok na. Yung pong nagtanong kung paano daw po gagawin kung talagang bulok na yung sobrang bulok na sobrang hanggang bulok dito na po. Tapon nyo na lang po. Wala na po talaga sayang yun. Sayang lang po. Kaya nga kailangan nakapokus po tayo sa ating adenium lalo po ngayon tagulan na. Ngayon, kung ang bulok naman po ay dito sa sanga, madali lang po yung sa sanga. Ikat, kunyari po, ito po yung bulok. Ikat nyo lang po yan, tapos pahiran nyo lang ng detain yung kinat nyo. Ganun lang. Madali lang po. Pero ang pinakamahirap po kasi sa pagkabulok ng adenium, itong sa ugat. Sa ugat. Talagang inooperahan po yan. Ang nakakapanghinayang po niyan kapag yung mga mother plant niyo po na super laki na ng codex, biglang masisira yung ganda ng pagkabilog ng codex dahil lang sa pagkabulok. Wow. Kaya po, check niyo po yung lagi yung inyong mga paso. Kaya kailangan ay nag-re-repot. Yun po yung kaalagaan po ng ating pagre-repot. Lagi niyo pong tatandaan. Yan po mga garden, na-explain po sa atin ng aking asawa kung ano po dapat natin gawin pagka operahan po natin ang ating mga nasisirang adenium. So bali ang naging damage po ng ating adenium, yung isang malaking part po niya na dito sa codex niya. So bali ito, baka po matakot po kayo kung malaki yung kakat niyo. Huwag po kayo matakot, talagang ganun po yung adenium. Basta ang mahalaga, yung pinaka damage po matanggal po natin kasi kusa naman po ulit mag-uugat yan, kaya
wag na wag po kayong matakot mag-opera. Ano po mga ka-garden, tingnan nyo naman po kung gaano po kalaki ng tinanggal namin. So ito po, mother plant po namin to, inuulit lang po namin. Kailangan nagre-repot po kayo, paulit-ulit po namin sinasabi, nagre-repot po kayo kahit sa isang buwan, isang beses. So kung yung mga denium nyo napapansin nyo parang may mali, ibig sabihin may damage na po yan tulad po nito. Kaya po pala hindi lumalaki yung sanga, hindi nagbubulaklak, hindi gumaganda yung dahon. Yun pala may diferensya na po sa ating ugat. Mga ka-garden, sana po nasagot po namin yung katanungan nyo tungkol dito sa ating adenium kung paano ang gagawin natin pagka may sira. Ano po? Sana nakatulong po kami ulit sa inyo sa inyong pag-aalaga ng adenium. Hanggang sa muli po, abangan nyo po ulit ang aming magiging video tungkol ulit sa ating pag-adenium. Magandang araw po sa inyo.